Ayan namang busy araw at maglilipat na naman tayo ng mga railings natin dito. Ayan, so ang late lang ang cage na to. So may mga ilan nila akong railings dito kaya ililipat naman natin siya sa mas malaking lagayan para mas bilis silang lumaki. Ulihin natin yan. Guys, oh, dami. So, dalawang batch to eh. Ayan, so, naiwan yung ibang batch talaga. Kaya, magkakaiba ng size. Pero medyo malalaki na, kaya papakulan na natin sa mas malaking lagayan. So, yun guys, ito nahuli ko na lahat ng mga railings na nandoon sa isang lagayan na yun. So, bali yung mother kasi nito nasa 3 inches lang. So, konting-konti lang guys, kaya ganyan kaliliit yung mga to. Ayan. So, isa to sa pinakamasarap na part ng pag-aalaga ng crayfish. Ayun, yung panghuhuli ng mga railings natin. O, kapag lumaki na sila ng ganito kalaki guys. Ayan o. Ayan. So, yung mga pinaghihirapan natin, nakikita natin yung bunga. Ayan. So, isa sa mga pinakamagandang parte ng pag-aalaga ng crayfish ay yung makapagpadami ka ng mga railings kagaya nito. Parang patay, no? Pero paglagay mo sa tubig, gumagalaw. So, yan. So, gagawin natin ito, i-acclimate pa rin natin to sa paglalagay natin na tub. Kasi iba yung tubig na pinanggalingan nito, guys. Kaya, ayun. So, ugaliin natin mag-acclimate, lalong-lalo na kapag gaganitong size pa lang ng mga railings natin. So, kaya naman natin sila inililipat para mas mabilis silang lumaki. Mas kagaya lagi ng sinasabi ko, mas malawak yung pond, mas malaki, mas malawak yung nagagalawan nila, mas mabilis lalaki yung mga railings natin. So ito guys, 1 month old pa lang to. Ito, itong mga to, 1 month old to guys. Ayan, so mga 1 inch na tong mga to. Itong mga maliliit, kung napansin nyo may maliliit. So yan, ano yan guys eh, na-delay yan ng 3 weeks pa lang yan siya. Wala pa siyang 1 month. So 3 weeks pa lang, na-delay siya ng 1 week kaya maliliit sila. Pero yan o, yung mga maliliit na yan, 1 week silang na-delay. So pinagsama ko, trinay ko kasi pagsamahin yung delay ng 1 week sa isang tank. Kasi supposedly ginagawa natin ano eh, yung mga magkakasing kung 3 days lang yung pagitan guys ng pagpapagpag natin, pinagsasama-sama natin. Since naka 1 week, hindi ko sure kung mabubuhay talaga lahat. Pero eto, nakita ko naman dito na yun, lumaki naman sabay-sabay yung mga hinabol natin. Pero sadyang mas malaki talaga yung mga nauna. Kaya ayun, so kung magsasama kayo ng mga railings, yung mga 1 week old, huwag nyo nang isabay sa batch na yun kasi talagang mauungusan kagaya nyan. So sa kainan, hindi sila makaka-survive talaga. Kaya mas siguro mas mamamatay yung mas maliliit o hindi sila agad lalaki. Kagaya itong mga nauna. Ayan, so malalaki na agad sila. So ayun, itong malalaki guys, yung medyo mga 1 inch na pataas, gaya na ito. Ayan, 1 inch na yan guys, kasi kung makikita nyo dyan sa daliri natin, mas mahaba na yan. So ito, dito na natin papakawalan to guys, sa mini pad natin na to. So dyan na natin papakawalan, may kasama yung mga railings dito guys eh. Medyo malalaki na rin kasi yung nandito dito. Kaya alanganin akong isama sana yung maliliit. Ito, bigyan ko kayo ng sample. Ito guys, oh. Ayan, so malaki na yung mga nandito. Mga 2.5 na. Ayan, makita nyo naman yung difference nya, oh. Kaya alanganin akong isama yung sobrang liliit. Ayan, nasipit nya agad. Ito. So 2.5 inch na to guys. Meron pang mga 3 inches dyan. Kaya yung isasama natin yung mga maliliit lang na yun. Kaya kasi naninipit na tong mga to eh. Hindi kagaya nung ilalagay natin na yan guys. Mga 1 month old.
Pero para mas mabilis silang lumaki, ayan, so isama rin natin dito. So yun guys, eto na, hiwalay ko na yung mas maliliit sa mas malalaki. So ayan, hinilang ko tong malalaki na sa 50 pieces din. So ganyan kadami guys, 50 pieces. So ito po yung sa mga nagtatanong, ganito po yung size na ina-out natin ng 1 to 1.5 inch. Ayan. So ito naman po yung 1 inch below natin sa mga nagtatanong ng size. Ito po yung 1 inch below sa price po. PM nyo na lang po ako o message nyo na lang po ako. Hindi po talaga ako nagbibigay ng details ng price dito sa YouTube channel natin. So kung paano po mag-alaga, tinuturo natin. Pero yung pricing po sa ARC ay hindi ko po sinasabi dahil ayoko lang din po makatapak ng ibang mga seller kagaya natin, yung mga nagbibenta ng crayfish. So magkaiba-iba po kasi tayo ng paraan ng pag-aalaga, kaya magkaiba-iba rin po tayo ng price. So regardless na lang din po dun sa mga nagbibenta dyan ng ano, mas mababa. Pero yun nga, kanya-kanya po tayo ng paraan. Kaya hindi ko po, hindi naman sa kinukumpara ko yung art ko sa inyo, pero magkakaiba po tayo ng paraan ng pag-aalaga, kaya po ganun yung price natin. Ayan. So ito naman po sa akin. Ayan. Ito naman po yung mga 1 inch pataas naman po. Ayan. So sa mga nagtatanong po ng mga size, ganyan po yung size natin. So guys, i-acclimate ko lang to. Ayan. Ito dito ko i-acclimate yan kasi diyan ko napapakawalan yan guys, kasi para mabilis silang lumaki. Total, mas matanda na naman sila. Then itong isa dito. Ayan. So ganyan lang yan guys. Ako kasi guys dito sa bahay, sa roof deck natin, medyo mahirap kasi tayo sa space dito. Kaya ayan, kahit paano tinitipid natin yung space. Ayan, so acclimate lang natin to, then buhos natin to maya maya. So yun guys, after ng 30 minutes na acclimation, ayan, since hapon naman na rin tayo nag-acclimate, so papakawalan natin to dito. So yan guys, yung mga hides kasi dito guys, yan sakto-sakto pa lang sa size nila. Ayan o, sakto lang yan guys. Lalaki pa kasi sila eh. So hindi pa naman ganong kalaki ang mga yan. Ayan, so nagulat yung ibang mga crayfish natin dito. Sabi niya may mga bisita daw na bago. So kasama sa mortality yan kung sakaling nababawasan sila. So okay lang yan. Itong isa, ganoon din. So pakawala na natin to. Gusto ko sana silang pakawala ng ano, dahan-dahan para yung dumi hindi na sumama. Pero sana sumama sila guys. Ito. Ayan. So yun guys, ang ganito lang yung video natin. Ayan, so for this video, ito lang yung masyashare ko sa inyo. So sa mga balak mag-alaga ng crayfish dyan, gusto mag-order, PM nyo lang po ako. Nandiyan naman po yung details natin sa screen natin. Pwede nyo po akong i-text or i-message sa messenger natin or sa Facebook page po natin. Ayan, Mixed Media TV Official. So PM nyo lang po ako dyan o kaya dyan sa Hiner Aguirre Sorera. Ayan, para ma-replyan po kayo at ma-send ko sa inyo yung details about sa crayfish farming natin o yung mga stocks na available tayo. Ayan, so kung bago ka lang sa channel natin, ayan, pakisubscribe nyo na rin po yung channel natin. Ayan, and i-click nyo rin po yung notification bell icon para na-update ko kayo sa yung gagawa ko ng video tungkol sa pag-aalaga ng mga crayfish. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat and happy crayfish farming.